kaya ba natin na sabihin sa mamamayang Pilipino na sa taong 2021 ay wala ng BFF? Sa 2021? Yes. At the end of 2021, yan ba ang target nyo na susuko or kailangan na masawata sila? Mahirap sabihin, but we will try to within 2021 na talagang considerably yung gustong pumasok kay makapasok na. Okay. Kasi nasa ko naman, nasa process lang ngayon. Okay. Okay. Nagtatanong po ang mamayang Pilipino, sir. Kumusta na mga kombatan sa kanila mga kampo? Do you still maintain their camps? Are they still securing their camps, yung may duty-duty pa? What's the mechanics there? Yeah, there is, the camps is still gone. Kasi yung hindi na-decommission, eh, nandun pa sila okay. sa mga kampo. Okay. Even in Camp Drapa na ngayon, nandiyan pa yung mga kwan. Mm-hmm. So, kaya nga, yun ang kailangan natin na talagang ma-achieve yung normalization. Kasi kung hindi, ang problema natin, anong mangyayari dito sa mga kombatant na hindi ma-decommission, then yun ang magiging problema natin. But we are doing something for that. Yeah, we are doing something for that. Kaya nga, gusto natin na ma-extend itong BTA kasi kailangan talaga na mabigyan sila ng kabuhayan, okay. ma-training sila okay. and then kasi yun ang provision ng decommissioning. Basically ma-revert sila into normal productive citizen. Mm-hmm. So mayroon silang bahay, mayroon mga anak nila makapag-aral. Mm-hmm. So yun ang target natin. Mm-hmm. 13,500 lang na decommission. Mm-hmm. So there is still mga 28,000 mm-hmm. na hindi pa na decommission. Mm-hmm. Aside from that, mayroon din mga grupo na hindi kasali sa decommissioning, not regular troops. Mm-hmm. Pero kailangan din tulungan din natin sila. Okay. Issue 1-on-1.